Hello, what's up? This is Cotman back again for another video yung pag-uusap. Unboxing! Unboxing po tayo. Galing kay Nicole KP1. So, Nicole KP1, this is a projector. So, bago tayo mag-start, syempre, for context muna, alamin muna natin kung ano yung nakasulat. Then, saka natin huhusgahan kung ano mga kaya niyang gawin. And, itetest na rin natin kahit pa paano. Okay? So, unang-una, this is a full HD, sabi rito. Full HD smart projector, enjoy smart. Okay. Basta full HD, may remote, blah blah blah. And then what's included sa box? Pag binili niyo to, dapat meron siya dito mismo yung projector, yung TV stick, remote, AV cable, power cord, HDMI and quick user guide. And the specs, ito, 1080p smart OS. So I'm not really sure kung Android ito or something, pero mukha Android kasi Android yung drawing. 700 ANSI, so not 700 ANSI, pwede na rin yata yan for decent na liwanag. For the keystone, and supported po niya about 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi. Okay? So yun. Yun lang, wala masyadong nakalagay na detail eh. So buksan na natin. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. And okay, so hihilahin pala talaga siya. Ooh, yes, alright. Ito nga kasama sa box yung kanyang start guide or user manual. The power cord, good, buti naman. And the AV cord, cable, para to sa mga TV nyo na may support pa sa ganitong tatlong kulay na to. Kung may ganito pa ang likod ng TV nyo, lumang TV man yan or something, o mayroon kayong DVD player, Blu-ray player, even may CD player kayo. Basta may ganito, gagana po yan dito. Okay? Basta may ganito, supported lang. Tapos ito ay sasaksak nyo mismo sa kanya kasi. So, good to. Meron ng kasama, hindi na kailangan bumili ng hiwalay. And then, meron siyang remote control and HDMI. Yeah, dito. HDMI. Supported po niya HDMI. Tapos, yung mismong projector. Ooh, okay. So, ang gara ng kulay nyo. Medyo social yung tingnan, no? Puti na naghalo ang grayish na parang space gray or something. And then sa harap, ito po yung pinakaharap niya. So I'm assuming pwedeng tanggalin, yes. Good, may takip siya para sa alikabok. Pag hindi ginagamit, yes, pantakip sa alikabok. Dito sa kanyang kaliwang side, meron tayong USB port. Oh, HDMI 1 and HDMI 2. So, dalawang HDMI po yan. I'm not sure para saan yung pangalawang HDMI. Audio video, ito yan, yung kanina, yung may dilaw. Yan, dito yung isasaksyan sa AV, yung AV na yan, AV port. And then, meron po siyang headphone jack and micro SD card slot. So, kung meron kayong ipi-play, meron kayong mga movies siguro, movies MP3 sa micro SD card. Diretso nyo na, i-connect nyo, isaksak nyo dito, mababasa niya. Actually, parang ngayon lang ako naka-encounter ng projector na meron micro SD card yata. And then, ito, andito yung, I believe the speaker siguro to. And kung infrared, dito tinututok yung sa remote control. And then, the power plug. Sa kabilang side naman ulit, tingin ko speaker din, I'm not really sure kung speaker. Basta may ganyan, feeling ko speaker yan. And then, ito po yung adjacent, I think, ng ano, oh nga, umiikot siya, oh. Pag ginagalaw ko, umiikot. Kikita niyo ba? Gumagalaw yung lente. So, yun. Dito mamaya natin i-adjust. And may napansin lang ako ng konti, ha? May parang natatanggal ito. Ito. Ah, okay. Air filter. So, parang sa aircon. May ganito siya. So, dito yung singawan. Hindi ito speaker. Singawan po ito ng hangin. Nandito pa lamang yung blower sa loob. So, may air filter siya. Pwede siyang linisin. Nice. First time yung size ng projector na na-encounter ko. Ako. First time ko. Sa baba, okay, AC 100 to 40 volts. Supported niya both 50 and 60 hertz. So, pwede po siya sa kuryente natin dito sa Pilipinas. Okay? So, safe po ito sa atin. Of course, made in China and LCD yung image system at LED naman yung kanyang lamp. Alright? Ayun, nakasulat naman. Basahin nyo na lang. So, yun. Test muna natin. So, try natin yun. Nakasaksak na. On moon. Tama ba yun? On. Ayun, pag nag-green, hit natin. Ayun, may lumabas. Pero hindi natin mabasa. Yan. Try ko adjust dito sa gilid. Mukhang Android yan eh. One of the good things I like about the button is, ano siya, soft touch. Okay? Hindi siya yung kailangan talagang i-diin. Kailangan lang lumikit lang yung balat mo. And then, yun na, soft touch lang po siya. Ganyan lang, poop. And then, mag-on na po yan. Ayun, ito pa natin mag-green. Yun, nag-green na. Mag-on na siya. Me cool. See? So, lahat po ito soft touch actually. Kahit anong pinatay dito. So, ingat-ingatan nyo na paghahawakan nyo siya kasi pag dumikit na yung kamay nyo, counted na siya as touch, as pin dot. So, yun lang. Napansin ko lang, which is nice, kasi hindi siya buttons. Kung buttons kasi madaling masira.
kapag kakapindot na panggigigilan. Soft touch po yung buttons niya rito sa taas. So far, tinitrace ko siya ngayon. Aglalagin muna ako. And napansin ko lang ha, yung response niya compare sa mga naunang nireview ko ng mga projector. Mas mabilis po yung ano niya. Hindi siya yung pag pindot ka, may delay na parang almost 1 second. Ito, instant pagkapindot ko eh. So, it's like parang na rin na malapit ka na rin. I think maayos yung ano niya. Maayos yung kanya optimization sa software, or either maganda yung software, malakas yung kanyang chipset na nilagay dito. That is why ganyan siya kasmooth. Hindi siya yung pagpindot may delay na masyadong obvious ito. Kung may delay man, sobrang minor na almost real time na rin naman. So, I like this ano. Mukhang maganda yung nilagay nila dito, software or chipset. Alin man doon. So, unang hassle, meron siyang captcha. I don't know, magka-captcha. The problem is, hindi ko mapindot. Paano ko magka-captcha ng naka-remote, diba? So, one problem, first problem. And then, the second problem, hindi siya pwedeng connectan ng mouse. Connectan ko siya ng mouse, wala, hindi ko nakakontrol. Walang mouse na nag-a-appear. Walang mouse controller na nag-a-appear. So, dalawang hassle sa unang try pa lang. So, ayan. I-play natin. So, supported nga po niya, base sa sinabi niya, supported niya naman ng 1080p. So, check natin. Papakita ko lang sa inyo, 1080p. Sa settings ng YouTube mismo, yun. As you can see, 1080p po yan. Hanggang 1080p. Kaya niya. Actually, itong video na piniplay ko, ako nag-upload niyan. That's from Awkward Pinoy. Just in case na hindi niyo alam na mayroon akong third channel. Travel naman po yun. Kung gusto niyo lang ako samahan, free po kayo na mag-subscribe and follow po rito. Anyway, 4K resolution po yan nung in-upload ko. So, I was expecting na kaya niya hanggang 4K. But sabi nga naman kasi sa box niya is kaya niya hanggang 1080p lang. So, ayun. Meron lang po tayong 1080p screen resolution na maximum niya na kayang i-support. So, base naman sa sinabi niya, tama naman. Totoo naman naka, hanggang 1080p kaya niya. So, yan po ang quality rate. Para mas makita niyo yung quality, yung ganda. Actually, ang pino niya, sobrang pino. Lapit tayo kung gusto niya. Papakita ko sa inyo. Ang ganda nung resolution niya, yung pagkakabato niya sa ano. Talagang pino eh. Yung hindi mo halata masyado yung pixel, yo. Dito sa kanyang projection, hindi halata. Yung hindi masyadong halata yung pixel. So that means ang ganda po nung bato niya. Talagang high resolution po talaga siya. Hindi siya yung kagaya ng iba na what do you hold this? Na hindi totoong 1080p. This one, totoo talaga siya na 1080p. Okay? Huwag nyo nalang pansinin itong isa kasi ano to. Angulo to ng ano, ng itong part na to ng pader. But sa other part, tumatamang angulo tsaka tamang ano lang, tamang distansya, makikita nyo talagang halos hindi mo pansinin yung kanyang ano, halos hindi kita yung pixel. So ganun po siya kapino, talagang totoong 1080p po siya, which is nice. Lalo kapag ganito na sa white background po siya ay ano. Actually bukas pa nga ilaw eh. Imagine, patayin natin para mas makita niyo rin. Pagpatay talaga ang lahat ng ilaw. Forward natin ng konti para lumiwanag ang kuha. Projection po niya kaya niya hanggang 200 inches. Pero I wouldn't recommend siguro sa 200 inches, masyado na malaki yon. Ang pinaka-best siguro is sa 100 inches lang na projection. So, kaya niya hanggang 100 inches para na rin kayo mayroong 100 inches na TV. Okay? Siyempre, of course, para mas ma-maximize yung maganda sana, white wall. White wall, tapos pino. Ganyan. And of course, pataya ang halos lahat ng ilaw hanggat maaari. So, I mean, iniwan lang tayong isang maliit doon na glowing na ilaw. But basically, madilim naman na dito. And kahit na may konting liwanag siya, malinaw pa rin. Of course, check natin iba pang features. Meron pa po siyang ibang features. So, ito po YouTube niya, okay? So, basically, this is an Android version. Why? Ba't ka nasabi ng Android version? So, punta tayo sa home. Supported po niya ang Google Play. Papansin nyo rito sa dulo, meron po siyang Google Play. So, of course, ilalagin nyo muna. Pagka-start nyo naman dito, magka-open nyo ng itong projector na to, is ipapalagin nyo naman kayo agad. So, ayan, login na kayo agad. And Google Play, hanap na kayo ng mga gusto nyong i-install. So, ito yung mga supported nyo ng mga app. May iQIYI, Karaoke, CBS News, bla bla bla. Sa baba naman ito, Spotify. So, kung gusto nyo maglagay din dito ng Spotify, okay lang din, which is good. Ito lang yata ang pinakamagandang may built-in speaker. Maganda yung built-in speaker niya. At hindi naman sobrang ganda talaga. No? Pero, very much usable. Hindi kagaya ng iba na parang naiipit na boses kapag nagpapatugtog. Dito maganda po ang speaker niya. Malakas po talaga. So,
try natin parinig ko na lang din sa inyo. Punta tayo rito ulit sa YouTube. Kanina kasi nilagay ko pala siya sa mute kaya hindi siya marinig. Full volume natin ng konti. Ano to? No limit ang red, saka iba rin siya. Number 2? Ha? No limit ang red 2? Iba number 2 yan? Ito, no limit. Pilipus ko rin small to ah. Ah, ano pala ng tao yan, babae? Akala ko number 2. Wow, akala ko nga rabbit yan eh. 2. Original replica, ano? Isa sa mga original series na... Opo, ano lang? Replica daw, replica. Ka-replica lang. Isa sa mga copy ng replica. Okay. Ito ay pinagawa noong 1974, 1331, 10:30 a.m. Bakit natin? Meron dyang 1974? Joke lang. Ay, huwag ka mapagpatol. So, yun. Like I said, maganda na po siya para sa isang room na volume. Nasa room lang kayo. Very usable po. Maganda. Hindi nyo na kailangan ng external speaker kasi maganda na rin naman ang quality ng speaker niya. May kalakasan na rin at malinaw. Very good. Pagka nasa ano kayo, hindi nyo na kailangan agad. Hindi nyo kailangan magmadali agad na bumili ng external speaker para magamit siya. So, other features pa niya, dito, pwede pa tayo sa home. So, ayun, meron po siya mga ganitong features, YouTube, Prime Video, pero syempre, yung mga yan, kailangan na subscription, and Netflix, of course. Yan, supported din po niya ang Netflix. Hindi ko lang mailagin kasi bawal na ngayon kasi mag-login sa maraming device sa Netflix. Baka ma-block na naman yung account ko. Dati kasi nilalagin ko, nabablock. But, as you can see, supported po niya Netflix. Ayan, nag-play naman siya. Eh, napakalino po. Napakaganda nga rin ang quality. Malapit tayo para makakita nyo na hindi talaga siya makikita yung pixel. Hindi po siya nagpipixelated. Ganyan po kapino. Talagang totoong 1080p siya. Dito sa projector na ito. Nice! So, yeah. You know, supported niya rin talaga ang 5G. Wi-Fi ko. So, yeah. Good. Good. Mas maganda ang ano dito, ang streaming. Siyempre, pagka-supported ng device ang 5G connection. 5 GHz Wi-Fi connection, okay? Ngayon, tatryin naman natin ang screencasting. So, baka hopefully, gumana na siya para ma-screencast natin. Yun! So, yun na po yung ating tablet connected na. So, try natin kontrolin. Ito po yan, ha? Yun pareho. So, try natin mag-open ng games. Isang game muna. Yun, oh. Makapaglaro na ng big screen. So, papakaramdaman ko muna kung ano yung latency na meron siya. Kung masyado bang delay or what. Siyempre, kailangan natin makita yan. So far, mukhang okay. Kung okay siya, try natin. Go. Observe nyo na lang kung sabay na sabay talaga yung reaction. Ay, makikita nyo na for comparison. Try natin. Parang parehong sabay na sabay, no? Maganda latency niya, mababa. After nito, try naman natin ang Call of Duty Mobile para mas makita natin yung pinakakaya niya ano, latency. Mas maganda, mas yun ang magiging sukatan natin ng latency. But look at that. Ganda ng ano, ng kanyang projection. Ganda ng quality ng ano, promise, maganda talaga ang quality niya. So far, okay dito sa normal na light game. Try natin sa mas mabigat na game, Call of Duty Mobile naman. Or Farlight, try natin sa Farlight. So ngayon, try natin, sinet na natin sa 120 FPS. Sinagat na natin to Farlight. So, kamusta yung kanyang latency? Maganda, maganda. May konting bagyang delay pero hindi masyadong pansinin yung talagang delay niya. So, may kagandahan. Okay na. Mukhang goods na ako rito. So far, sa actual game naman tayo. Mabilis na tayo sa actual game. So, ko lang makita kung mag-respond siya base sa gusto ko. And also, look at the projection niya, yung pagcasting niya. Ang pino pa rin, no? Ang ganda pa rin. Maganda yung quality, promise. Yan, actual ano po yan. Actual projection po yan, ha? Makita niyo maigi. Pakiramdaman mo natin. So, mabilis lang. Mabilis lang nag-game. Kahit di na natin tapusin ang game, makita ko lang yung actual niya na quality ng response. Kung mababa yung ping or something. Kasi maganda kung makakapaglaro ba tayo sa malaking screen o hindi. Sabay na sabay eh, oh. Pansin nyo, kita nyo? Nice. Ang ganda ng ano niya. Maganda yung latency niya, mababa. Of course, nakadepende pa rin naman yung sa network na meron kayo, router nyo. Pero so far, dito sa ginagamit ko, ang ganda ng ano. Almost real time talaga siya, oh. Jump.
Ayan o. Jump. Almost real time. May sobrang liit lang ng delay niya. So very playable po pag dito. And I like this already. Oh, kita niya. Intel, no? Oop. Just so you're curious, ito po yung kanyang TV stick. Okay, natatakpan lang nito. Kakabit yun ulit para matakpan siya. Yan po yung kanyang TV stick nasa loob niya. Alright, andun sa likod. So, ayun, final verdict, para sa akin, very good ito. Bibigyan ko siya ng thumbs up. May mga konting quirk lang, medyo hindi siya ganun ka-friendly pagdating sa first setup. Pero once na nakakunay ka na doon, okay na okay siya. Okay, so ang pinaka-unit ito. So again, this is Mikul. Mikul KP1. Okay, ang price po niya is ito. Yan. Para sa inyo, tingin niyo sulit ba ito? Okay? Para sa akin, medyo may konting kamahalan siya. So, kaya hindi ko masasabi talaga sulit. Pero kung pagdating naman sa features, ang dami niyang features, talaga smart TV na po talaga siya. Pwede na talaga siya sa bahay. And Android, may Android support naman po siya since makakapag ano po kayo ng mga apps sa Google Play Store. Nga lang, sa Google Play Store, limited lang po ang mga pwede niyo install. Mostly entertainment apps lang. Hindi kayo makakapag install dito ng mga games kasi hindi naman pang gaming ang chipset nito. Pero dahil nga pwede nyo i-connect yung mga smartphones nyo rito gamit ang casting, screen casting lang naman po. Napakadali lang din po. Basta, same Wi-Fi internet, same Wi-Fi network. Pwede po kayo mag-screencast. Pwede nyo po i-cast yung inyong mga pinapanood sa smartphone. Gusto nyo mas malaking TV, pwede rin. Pwede i-screencast nyo yung gaming nyo habang naglalaro kayo para makita sa mas malaking screen. Ang gagawin nyo na lang, yung smartphone or tablet nyo, ang gagawin yung parang joystick na lang at doon nyo pinapanood yung games nyo. Pwede rin po yun. So, yun po yung mga pwede nyo gawin. Yun nga lang, may kamahalan lang siya ng konti. Anyway, pero kung interesado pa rin kayo rito, since maganda naman ng mga features na meron siya, iwan ko yung link sa video description. Click nyo na lang, bilhin nyo na lang kung talagang tingin nyo worth it naman kahit paano. Ngayon, itong unit na to, syempre wala man akong paggagamitan ng unit na to. Malamang ibenta ko to sa Shopee store ko. Sa Shopee store ko, mas malaki yung discount na makikita nyo rito. Bababaan ko ang presyo nito talaga. So, kung interesado kayo, nag-iisa lang po ito, paunahan na lang din po. Iwan ko sa Shopee store. Yung link ng Shopee store, Aslan Light po yon. Yan po, baka magtaka kayo, bakit hindi ko pangalan, Cotman. Yan, Aslan store po yung pangalan ng Shopee store. Bilhin nyo na lang po doon para mapunta na sa inyo. Promise, mas mababa ang presyo nito di hamak sa pagkakabenta ko nito. Okay, paunahan na lang po. Pagka-release nito, matik, didiretso ko na agad din ipopost sa Shopee. So yun lang. Again, this is Cotman. Kung nagustuhan nyo yung ganitong video, tamang test lang ng mga gadget na baka interesado kayong bilhin, at least natetest nyo na agad. Makikita nyo na agad yung mga kaya niyang gawin. Ito po yan. This is Mikul KP1. Yan po, yan. Mikul KP1. Iyon, no? So, yan. I'll talk to you again soon.